Yo, yo, yo mga kahabibi at kahabibti, this is Jaycon Motovlog at kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang subscribe at i-hit ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. Bago natin simulan tong test drive dito sa Honda Click 125 version 3, panoodin muna natin yung malupitan nating intro. Pasok! At ayun na nga mga kahabibi at kahabibti, at napanood na natin yung malupitan nating intro. So nandito ngayon tayo sa Santo Tomas yata nakakasakam nito, or Alaminos pa, Alaminos, bayan ng Alaminos. So pauwi ngayon tayo ng Tanawan habang tinetest drive itong pinahiram sa atin ng Honda Philippines na Honda Click 125 version 3. So medyo matatagalan siguro yung offload nito dahil magiging busy tayo sa mga susunod na araw. Kaya medyo matatagalan tayo bago natin ma-upload to. At gusto ko rin magpasalamat sa Honda Philippines dahil binigyan tayo ng opportunity na ipadrive itong unit nila. So una kong masasabi dito sa Honda Click nito, sapat na sapat lang yung bilis niya. Napaka-smooth ang takbo niya. Sa shock niya, showa na yung harapan niya. So, napaka-ganda ng play ng shock niya, lalong-lalo na sa brake dahil naka-combi brake system na po siya. So, itong pong brake na yon ay 30% sa unahan at 70% sa likuran para iwas disgrasya. Tamang-tama to sa mga beginner rider or kahit sa katulad ko na professional na. So, tayo po ay professional magpatakbo ng motor dahil meron na rin tayong professional driver's license. At kahit papano, sa loob ng kinahaba-habang taon na ating pagpapatakbo, never po tayong naaksidente sa pagmamaneho. Kasi dapat lagi po natin ini-scan yung ating paligid, kung may tatawid, kung may liliko, at yung bawat sasakyan na kasalubong natin at yung nasa likuran natin. Katulad dito, yung side mirror, chine-check natin yan kung may o-overtake ba sa gilid natin para steady lang tayong magpatakbo. So, sa awa naman ng Diyos ay hindi tayo na-aksidente. So, balik tayo sa topic natin. Ayun nga, ang bilis niya ay sapat na sapat lang para sa akin. At itong motor na to ay tamang-tama sa mga gusto ng mga automatic. So habang dinadrive ko nga to, parang nga naiisip ko na mag-automatic na lang na motor. Sa tingin nyo mga kahabibi, mag-automatic kaya tayo na motor? Kasi parang trip ko na ngayon yung automatic na motor. Kasi parang itong 125 na to, pag pinatatakbo ko siya ng mabilis, kayang-kaya niyang umovertake at kayang-kaya niyang tumakbo ng mabilis na katulad nung 160 natin. Malakas lang talaga yung arangkada nung 160 natin, pero ito talagang napakabilis niya. Para sa akin, habang tinetest drive ko to, pwede niyong palitan dito, mas maganda ay yung gulong niya. Kung gusto niyong magpatakbo na 80 pataas, kasi sa 80 pa baba, nakakapagpreno pa naman ako ng maganda. Pero pag 80 pataas na, so medyo magalaw na siya. Natural lang yata yun sa scooter kasi never pa akong nag-drive ng mga scooter na motor kundi Honda Beat lang. Kaya pag nagpapatakbo ko ng mabilis, napapansin ko magalaw yung manibela. Sa mga singitan naman, itong Honda Click ay approved na approved, pero huwag niyong gagawin na sumingit lagi, lalo na kung kayo ay nag-aalangan. Huwag kayong gagawa ng ganun, no? Kasi mamaya maaksidente pa kayo. Masasabi ko lang na napaka-nimble nitong motor na to sa mga likuan. At para sa akin, syempre, minsan sumisingit din tayo. Di naman may iwasan yon na sumisingit tayo. So, napakaganda rin niyang isingit. Napaka-smooth. Kahit malit lang siyang motor, kayang-kaya. At sa pagpapatakbo naman natin na ito ay tama lang din. Hindi tayo masyadong nagpapatakbo ngayon ng mabilis dahil natansya na natin tong gulong nito na hanggang 80 lang talaga siya. So 80 pa baba lang tayo, hindi na tayo lumalampas ng 80. At sana sa susunod na test drive natin makapaglabas tayo
ulit ng ibang unit para makapag-review. So maraming maraming salamat Ma'am Jean Garcia sa pagpapahiram at sa Honda Philippines nitong motor. Ayun, tinuman naman, napaka-solid na solid at saka napakaganda ng laro ng shock nito. Medyo masakit lang sa likuran sa part ko kasi medyo matangkad tayo. Medyo masakit lang sa likuran tsaka tumutukod tong tuhod ko sa unahan ng flaring sa may gulay board. Tumutukod yung aking tuhod. Iyon lang yung pinakaayaw ko, yung medyo sumasakit yung likod ko pag medyo long ride. Katulad nung ride namin ni na Downshift Casey ng Adriatico. So ginamit natin tong motor na to. Medyo nangangalay yung likod ko. Eh sabi naman ni Motobomb, natural lang daw yon kasi matangkad nga ako. At sabi nung iba na kaibigan ko na nag-scooter din, natural lang daw yon kasi nga matangkad ako. Masyado akong malaki dito sa motor na to. Kaya nagiging ganon yung pakiramdam ko. Medyo traffic dito. Mahirap lang dito sa karsada na to. Wala nang guhit sa gitna. Nakakatakot. Yung iba lumalampas na, kinakain na yung linya mo. Tignan nyo, ang bilis oh. Sarap magtakbo. Ganyan lang kabilis dapat. Kaya doon sa mga bibili nito, nagkakahalaga to ng 80,000 plus or depende pa rin sa kasa na pagbibilan nyo. Basta nasa 80K pataas siya. So, nakalimutan kasi natin dalhin yung booklet natin para makita natin kung magkano talaga yung exact price. Pero nagkakaiba-iba naman yan, depende sa kasa na pagbibilan mo eh. Nakadepende pa rin sa kanila kung magkano yung papatong nila. So, magtanong na lang kayo sa pinakamalapit na kasa dyan sa inyo na nagbebenta ng motor. So, masasabi ko na tamang-tama to sa mga gusto ng automatic. Napakaganda nitong motor na to. Tsaka yung side mirror niya, kitang-kita ko talaga yung nasa likod ko. Kapag may o-overtake or o-overtake ako, makikita ko kung may nasa likod ba o wala. Safe na safe tayo. Tsaka yung busina niya, tama lang. Pero pag gusto nyo ng medyo malakas na busina, pwede nyo i-upgrade yung busina niya. Pero para sa akin, tama lang tong busina to, matinis. Ayan. Ganda nito sa sasakyan na to, kulay green, no? Sa lagin to. Jimmy yata yan, Jimmy. Ang bilis. Yun lang. So, ayan, mapapansin nyo, gumagalaw na ako pag nasa 80 na yung takbo natin. Medyo magalaw na yung motor. Kaya mahirap nang i-handle pag ilalampas mo pa ng 80. Parang nakakatakot na. Kaya naman, kaso hindi lang ako sampalataya doon sa gulong. Pero pwede naman siyang 80 pa baba. Maganda na siyang gamitin sa 80 pa baba. Pag gusto mo magpatakbo ng 80 pataas, hindi ko nire-recommend. Pero kung ganun ka ang klaseng rider, eh magpalit ka ng gulong. Tsaka magpaganda ka ng preno. So yun mga kahabibi. Pasensya na ulit kayo at ngayon lang ako nakapag-upload ng video. So, pasensya na kayo. Dito ko na lang po tatapusin yung ating vlog. Lagi natin tatandaan, burn your tires, not your soul. God first, Chicon Motovlog, signing off. Maraming maraming salamat po, Honda Philippines. Sa susunod po ulit.